Samis-Samis Oriental naman. Inilunsad ng Provincial Joint Security Control Center ang simultaneous PNP at AFP Comelec checkpoint para sa nalalapit na panglokal at pampansang halalan 2022. May detalye si Laura Pobadora. Naglunsad ng Provincial Joint Security Control Center simultaneous PNP AFP Comelec checkpoint para sa pambansa at lokal na halalan 2022 sa Misamis Oriental. Na pinangunahan ni Police Colonel Raniel M. Balonis ang Provincial Director ng Misor Police Provincial Office. Kasama ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Raquel Canatoy, ang Commanding Officer ng 58th Infantry Battalion, at ni Attorney Carlito L. Ravelo, ang Provincial Election Supervisor 4 ng Comelec Misor. Isinagawa nila ito sa National Highway sa Lalawigan, kung saan isa itong kalsadang nag-uugnay sa Iligan City at Butuan City, particular sa Poblasyon 4, Balingasag. Ayon kay Atty. Ravelo, magsisimula ang Comelec checkpoint at gunban sa 12 ng hating gabi, January 9, 2022 hanggang June 8, 2022, upang ipatupad ang Comelec Resolution No. 10728. Binigyan ng briefing ang mga uniformed personnel kasama ang mga traffic management officer kung ano ang dapat nilang gawin. Isagawa ang mga checkpoint operation sa mga strategic location upang mahigpit na ipatupad ang pagbabawal sa pagdadala ng mga baril ng mga hindi autorisadong tao sa loob ng 150 araw. Kautusan mula sa PNP National Headquarters sa pamamagitan ng Directorate for Operations, kung saan inutusan ng lahat ng Police Regional Offices na maglagay ng Joint PNP Comelec AFP checkpoints para ipatupad ang firearms checkpoints at iba pang anti-criminality at police security operations laban sa loose firearms, deadly weapons, unauthorized security personnel, private firearm groups, criminal elements at wanted na mga tao. Sa ilalim ng nasabing resolusyon, ay sinuspindi ng PNP ang visa ng lahat ng permits to carry firearms outside of residence na inisyo sa mga lisensyado na may hawak ng baril, juridical entity at miyembro ng government law enforcement agency. Wala po itong ibang hangarin kundi ma-ensure yung safety at sa mga tulong na meron tayong federal election na magaganap ngayong May. So, patas po lahat ng ating mga matakbong kandidato. Pagsasanib pwersa ito ng mga nasabing ahensya upang matiyak na maging mapayapa, ligtas at secure ang halalan 2022. So, hihingi namin sa mga mamamayan, sa mga motorista, ang kanilang kooperasyon sa aming sinasagawang checkpoint na ito upang pagsunod sa mga atas sa amin na siguruhin na pagiging maayos, successful at fair ang ating eleksyon. Para sa Eagle News, Laura Pobadora, we live in interesting times.